What's up you guys? This is Tintin Bona and welcome back again to another video. And today's episodes, I will be doing my part 2 of Ukay Ukay Haul. Yes, at ilalagay ko na lang sa description box below yung part 1 ng Ukay Ukay Haul ko. Para if ever na gusto yung manood, yes, just click it and watch it. Ayun, so as you can see sa title sa baba, this is going to be my Ukay Ukay Find Dress Edition. So, lahat na ipapakita ko sa inyo ay dress lahat. And binili ko siya in random shops. So, medyo madami-dami yung mga dress na to. Kaya siguro hindi ko na lang masyadong i-explain yung detailed ng bawat dress. So, sasabihin ko na lang kung anong brand, kung magkano ko siya nabili, at kung saang Ukay-Ukay shop ko siya nabili para medyo mabilis tayo. Kasi ang dami niya talaga, guys. Again, disclaimer lang po before I start this video, hindi ko po ina-advise na bumunta tayo ng Ukay-Ukay ngayon kasi nga, syempre pandemic pa and baka may makuha pa tayong virus doon. Kaya kung maaari, wala namang gagawing importante sa labas, mag-stay na lang po tayo sa bahay para mas safe tayo. So without further ado, and if you're interested, just keep on watching. First dress na nabili ko is itong silk dress. Ayan. Ang unique lang kasi ng style niya. And dapat ito yung isusuot ko sa vegan. Pero nag-pandemic nga at hindi kami natuloy. So, hindi talaga ako makamove on dun, guys. Pero, ayan. Hindi ko masyadong i-explain. Nakikita nyo naman kung anong itsura niya. So, ilalagay ko na lang yung picture dito. Na suot ko tong dress na to. And, albi naman, kakaya mo. Kala mo yung natutuwa ako. By the way guys, wala siyang brand. Hindi ko alam kung anong brand to. Pero mukhang mamahalin yung tela niya. So, okay naman. Tapos napaka-unique ng design niya. And nabili ko siya ng... Medyo kasi matagal ko na siya nabili. Siguro mga... I think 100 pesos. And nabili ko to dun sa Manila. Sa may... Malapit siya sa Farmers. Bawa ka dumating ng Jollibee. May... Dun sa may highway mismo. Na mga babaan ng bus, meron kang makikitang Ukay-Ukay doon. Actually, sa Kubo kasi ang dami talagang Ukay. And then, yung next dress na nabili ko is itong sobrang gandang cow print na dress. Kaso, ang problema ko lang dito, guys, is itong dito sa taas na part. Kasi, sobrang bagay ito sa mga slim. Pero, hindi kasi ako slim. Ang laki ng braso ko. So, papa-altern ko na lang siya. Magsesearch na lang ako ng pwede kong gayahan na design para magamit ko naman siya kasi sayang. And ang haba niya kasi guys, pero ipapakita ko pa rin sa inyo yung try on ko nito. Yan, para makita nyo kung ano talaga yung mali sa dress na to. And hindi talaga siya bagay sa katawan ko. So, ang brand nito guys, ang nakalagay is I think. Ayan. And hindi ko alam kung may brand ba talaga na ganun or nilagay lang siya dito. But anyway, nabili ko to guys ng 40 pesos lang sa online shop ng Ukay Ukay. Pero hindi ko na kasi matandaan kung anong shop yun kasi ang tagal ko na din siyang nabili guys. Pero hindi ko matandaan. The next dress na nabili ko is itong, yes, para siyang Korean dress and turtle neck siya, ganyan. Pwede namang nakababa, pwede nakataas. And then binili ko to guys nung payat pa ako, pero until now nasusuot ko pa rin siya kasi nung payat ako medyo, ang design niya kasi parang loose dito, maluwang yung dito na part. And then dito nung payat kasi ako medyo maluwang siya and sobrang perfect niya kasi pag payat talaga. But ngayon na lumaki na yung braso ko, sobrang nasusuot ko pa rin siya, hindi siya pangit tingnan kasi nga black. Pag black kasi parang nakaka-slim siya. So, ayan, nabili ko siya ng siguro 50 pesos ata ang bili ko nito. Andun din sa may Cubao, Farmers ko to nabili sa Ukay-Ukay doon. Malapit lang siya sa may Pure Gold guys. Halos kahilera lang siya ng RCBC. Pure Gold RCBC tapos yung Ukay-Ukay na yon. So, doon ko siya nabili. Sobrang worth it talaga kasi napakatagal na nito guys. Siguro mga
I think nasa 5 years na to sa akin, pero yung tela niya hindi siya kumukupas and para pa rin talaga siyang bago and perfect to pag malamig or pupunta ka sa mall, ganyan. So, ilalagay ko na rin po yung picture dyan nung suot ko to. Pero yung picture na yan, nung payat pa ako. So, yung next dress na nabili ko is itong, ayan, sobrang gamit ko din na dress. Ayan. Sobrang gamit ko to, guys. And meron siyang hood, ganyan. Itong dress na to, nabili ko siya, guys, kung saan ko nabili yung brown dress kanina, yung silk na dress. And same price ko lang din sila nabili, nasa under or around 100 pesos lang din. So, alam ko medyo pricey kasi ukay-ukay yung pinag-uusapan natin. Pero para sa akin, worth it naman siya kasi pag sa ukay, wala kang katulad. And then, ang gaganda ng mga tela na nabibili mo, sisipagan mo lang talaga mamili. Kaso, wala tong brand, guys. Wala siyang brand na nakalagay, pero mukha siyang mamahalin again. Ayan. And ilalagay ko na lang ulit yung picture na suot ko yung dress na to. And yung next dress na nabili ko, guys, is itong Korean dress. Another Korean dress. Ayan, meron siyang tali dito sa harapan and meron din siyang tali dito sa likod. And parang medyo may pagka-turtleneck siya and long sleeve. Tapos parang nasa kalahati ata ng hita ko ang haba niya or lampas ng tuhod ko. Di ako sure, pero ipapakita ko naman yung tion nito, guys. And nabili ko siya ng 100 pesos, pero hindi ko siya nabili sa Ukay. Nabili ko to sa may bazaar. Kasi nung nag-work pa ako sa may Mega Melt, lagi kami merong mga celebrity bazaars. Then celebrity nga ang boss ko. So, merong mga celebrity bazaar. And then yung mga artista doon, nagbebenta sila ng mga pre-love clothes, pre-love shoes, bags, accessories, ganyan. So, nabili ko to, pero hindi ko maalala kung sinong artista yung nabilhan ko nito. Pero, ang ganda niya talaga, guys, for 100 pesos. And, yung brand niya is Yule. Yule, as in Y-U-L-L, yun ang sasabihin ko na lang. And, made in Korea siya. So, this is a Korean dress. Dress na nabili ko is itong, di ba, parang ganda ng kulay niya, guys. Para siyang, anong kulay ba to? Parang may pagka light brown, ganun, mocha. Mocha ba tawag doon? Parang darker naman yung mocha. But ang haba nito, lakas macadonia. So, ang akala ko nito nung binili ko to, guys, is palda siya, pero dress pala, hindi ko napansin yung tali dito. Nung nakauwi na, pero binili ko pa rin siya. Pero nung nakauwi na kami sa bahay, doon ko lang napansin na dress pala siya. Kaya pala sabi ko, parang masyadong malaki yung baybang. Ewan ko, ba't ko binili? Pero pagkita ko talaga, tuwan-tuwa naman ako kasi dress nga siya. Pero problema ko lang dito kasi ang laki ng braso ko. So hindi ko siya masyadong magagamit sa labas. Siguro pambahay ko na lang din to. And then yung brand niya is Weekenders. So Weekenders, ayun. Yun yung brand niya. And nabili ko to sa amin sa Maytikaw Island nung umuwi ako ng 50 pesos lang dun sa may Seaman's Wife, ukay-ukay. So tapat, halos tapat lang siya ng pyramid. Ang gaganda ng mga ukay nila doon. So ilalagay ko na lang din yung try-on ko. With this. And then yung next dress na nabili ko is itong one shoulder dress. Ano bang tawag doon sa paganyan pag sinuot? So isang shoulder lang yun na susuot, tapos ito parang tube part yan. So nabili ko siya doon sa amin din ulit sa Maytikaw Island. Pero kay Mama Ibana ko to nabili sa mismo amin sa May Daplian. So nabili ko lang siya ng 30 pesos kasi si Mama Ibana tuwing Sunday naglalatag siya doon sa harap ng bahay nila ng mga ukay. So parang kumuha siya ng mga ukay sa bayan tapos binebenta niya doon sa amin. And 30 pesos lang siya, guys. Sobrang benta ng ukay-ukay nila doon kasi ang daming na, minsan nalalaman namin, ang dami nang namimili, konti na lang yung natitira, so nauubusan kami. Ganon siya ka, ganon siya ka benta. And
Ayan, isa to sa mga nabili ko. Medyo naku-cute lang ako sa print niya, sa design niya. Ayan. Tapos, napakalambot ng tela niya. And, wala rin siyang brand. Next dress na nabili ko is itong another Korean dress. So, turtleneck din siya, and then long sleeve, and then ganito. Parang may parapols yung dulo niya. Tapos, hindi nyo masyado nakikita, but then again, yan, mga flowers yung design niya na kulay white and brown. So, sobrang ganda nito, guys. Na, pero nasuot ko siya isang beses pa lang kasi nga ang init naman ng panahon, Diyos ko, nasa Pilipinas tayo. Ayun, na ginamit ko siya nung last taping ko ata, nag-taping ako noon sa GMA7. So, sinuot ko siya doon. Pero hindi ko na mahanap yung picture, so itatry on ko na lang. And, wala siyang brand, guys. Hindi ko makita yung brand niya. Pero, hindi ko alam kung anong tawag sa fabric na to. Basta, ang ganda ng tela niya. And, medyo mahal yung bili ko nito, guys. Nasa 150 ko siya nabili kasi new arrival siya. Doon ko to nabili sa may Anonas naman. Alam ko kung sino yung mga familiar doon sa Anonas, 'di ba, pagbaba niyo ng LRT station. Halos magkakasundo na yung mga ukayan doon, and then meron din dong isang establishments, isang building na first floor hanggang third floor ata or fourth, basta ganun. Puro ukay talaga yung makikita nyo. So doon ko siya nabili. Ayan. So, for 150, medyo pricey pero worth it naman. Na nabili ko. Ilan pa ba? Ang dami ko na next. Ayan, is itong dress na to. Yes, meron siyang tali na pwede mo siyang itali sa likod or either sa harap. Pero mas gusto ko siya pag tinali ko siya sa harap. And then, zipperize yung likod. May zipper siya, nazi-zip siya din. Ayan. Yeah, yes. Yung kagandahan nito, guys, kasi meron siyang doble dun sa loob. So, hindi siya manipis or hindi ka masisilipan. Then, yung brand niya is Alessandra Jovi. Ayan. Alessandra Jovi Collection. Yan. And, nabili ko to, guys, dun same sa shop na nabilhan ko nung black dress kanina na pinakita ko sa inyo at yung brown dress. So, dun sa may farmers din, sa may highway. So, ayan, nabili ko siya ng 100 pesos din ata. Parang mamahal mga pagkakabili ko sa dress. Ano? Pero okay. Kasi nung pag may work ka, hindi mo mararamdaman na mahal pala yung dress na yun. Kasi nga, mostly na nakikita mo sa mga department store. Tapos yung mga gusto mong branded na damit. Diba? Medyo mahal. 1,000, hindi natin yung kaya, guys. Minsan lang tayo yumaman. Pag payday lang. Last dress na, guys. So, tingnan nyo naman. Oh, may shiny, shimmering effect. Yan, lakas yung mga pang party or pang-attend sa, pwede rin to pang-attend sa kasal or mag-judge ka sa mga pageant. Yan, ganyan. Pwede siya kasi may pagka sexy siya, pero decente yung ganong design. And yung brand niya, guys, is IEF. Hindi IEF yan, diba? Yan, yung brand niya. And, hindi ako familiar sa brand niya, guys. Pero, ang ganda niya. And, nabili ko siya ng 40 pesos. Same kong binilhan dun sa dress na cow print. So, iisa lang yung shop na binilhan ko nito. Tsaka yon. And, hindi ko talaga siya matandaan, guys. Sorry, hindi ko may ibibigay sa inyo yung link. Kasi, ang tagal na nga. So, years na nabinili ko to. Pero, ito, hindi ko pa siya nagagamit. So, yan, ipapakita ko na lang sa inyo yung
that's it for today's Okay Okay haul, guys. Ayan, sana nagustuhan nyo po yung mga dresses na yon and nagustuhan nyo yung video na to. And if you do, please click the like button dyan sa may gilid. Ayan, and kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa channel ko, please do subscribe by clicking the subscribe button. Pati na rin po yung bell button down below para maging updated kayo whenever I post a new video. Kung may mga requested videos kayo, or may mga thoughts kayo, please free to comment down. Babasahin ko po yan lahat. Thank you so much, guys, for watching. See you in my next vlog. Bye!